So, kailangan meron tayong magandang program sa pagkain at saka meron din tayong magandang program sa pag-training natin sa gym o yung pagbuhat natin sa gym. Ayun lang yung number one advice ko dito para mag-gain tayo ng weight at the same time, safe tayo habang nagbubuhat. Hi guys, Arjo Bautista po to and welcome to Pinoy Fitness TV. Ngayon po sa video nito, papakita ko sa inyo at saka sasabihin ko sa inyo kung paano ba mag-bulk at saka yung dalawang process ng pag-bulking. Yung dalawang process ng pag-bulking, may tinatawag silang clean bulking at saka dirty bulking. Sasabihin ko yung mamaya dito sa video nito. At saka may ginawa din akong video noon, nung una kong video na ginawa kung paano mag-gain ng weight. Similar to dito sa video to. Kung gusto nyo mapanood yun, ilalagay ko yung link dito sa taas o dito, nalilito talaga ako. Basta may bilog na button na lalabas doon, yung bilog na button na pag lumabas yun, i-click nyo agad yun para makita nyo yung video yun kasi yung video yun, similar dito sa video to, sinabi ko kanina at saka makakatulong din yun para sa inyo. Pero kung bago ko bisa itong video, kung bago po kayo sa YouTube channel ko, ini-invite ko po muna kayo mag-subscribe. Nagbibigay po ako ng free tips, free information at saka free advice about sa fitness, nutrition, or sa diet, at saka sa healthy lifestyle. At saka guys, nag-upload din po ako ng video once a week or every Friday. Pumunta lang kayo dito sa YouTube channel natin ng every Friday para makikita nyo yung bago kong video. Kung mamiss nyo man yung bago kong video every Friday, huwag kayong mag-alala. I-click nyo lang yung notification button pagkatapos nyo mag-subscribe para ma-notify po kayo sa mga bago kong video. I-email ko po kayo doon. Gusto ko rin po sana i-clarify na hindi ako doktor, hindi ako nutritionist or dietitian at higit sa lahat hindi rin po ako professional bodybuilder. Pero meron po ako at least 7 years background sa fitness industry. Yung 7 years background na yun at saka experience, isi-share ko po yun sa inyo dito sa YouTube channel ko para matulungan ko kayo na ma-achieve nyo yung fitness goal nyo din o yung fitness body nyo din. Okay? So, umpisa na po natin itong video. Una po sa lahat, explain ko po muna kung ano ba yung bulk o yung pag-bulking. Okay? Tapos mamaya sasabihin ko yung process at saka bibigyan ko rin kayo ng additional information kung ano ba yung makukuha natin sa pag-bulk o sa pag-bulking. So, yung pag-bulk o yung pag-bulking, yun yung tinatawag nila para mag-increase ka ng body weight or tinatawag nila para lumaki yung katawan mo. Ayun yung magdadagdag ka ng mga kinakain nating mga calories o yung kinakain natin sa araw-araw. Kailangan natin dagdagan ng pagkain nun, dagdagan natin ng amount para mag-gain tayo ng weight. Okay, ayun yung ibig sabihin ng bulking. Tapos sabihin ko naman sa inyo dito kung ano ba yung process ng pag-bulking kasi dalawang process. Dalawang klase kasi yung pag-process ng pag-bulking. Yung tinatawag nilang dirty bulking at saka clean bulking. Kung hindi po kayo familiar dun sa mga dirty bulking at saka clean bulking, explain ko yun dito. Sabihin ko po muna yung dirty bulking. Yung dirty bulking, ito yung pagkain natin ng mga kung ano-ano lang. Yung mga pagkain na sinasabi natin, kakain lang ako ng kung ano-ano tapos dadamihan ko yung pagkain ko. Yun yung isang klase ng pag-bulk o yung pag-process ng pag-bulking. Sasabihin nila, kakain ako ng maraming spaghetti, kakain ako ng maraming kanin, kakain ako ng maraming fried chicken, kakain ako ng mga kung ano-ano lang, kung ano gusto ko hanggang mabusog ako, hanggang mag-gain ako ng mag-gain ng body weight at saka body fat. Tandaan nyo yan, ya. Hindi lang kayo magigain ng weight nun, magigain din kayo ng taba o yung body fat. Yun yung dirty bulking. Explain ko naman dito yung clean bulking. Mamaya explain ko dito kung ano ba yung pinagkaiba ng dirty bulking at saka clean bulking at kung ano ba yung makukuha natin dito. Yung clean bulking naman, dito explain ko naman sa inyo, ito yun naman yung pagkain natin ng mataas sa calories pero yung pagkain natin, hindi siya kung ano-ano lang. Ayun yung ginagawa ko ngayon guys, nagbabulk ako pero yung ginagawa ko clean bulking at the moment. Kasi minsan kumakain ako ng mga clean bulking, sabihin na natin na kumakain ako ng mga pagkain dito sa clean bulking tapos binibigyan ko ng sarili ko ng mga limit tapos pag may okasyon minsan once a month or once a week kumakain ako ng mga gusto kong pagkain pero hindi yun palagi araw-araw, okay? So ang ginagawa ko may mga limit akong pagkain pero mataas siya sa calories. Ito naman yung sasabihin ko yung mga pagkain dito, mataas siya sa calories pero yung carbohydrates niya mataas din at saka yung protein at saka yung fat, ayun yung macronutrients. Yung mga carbohydrates naman dito, explain ko sa inyo kung ano yung mga iba't ibang klase ng mga pagkain para tumaas yung calories natin at saka para mag-gain tayo ng weight o yung tinatawag nilang clean bulking. Ito yung una, number one. Ito na naman eh. Una, number one. Parehas din yun eh. So yung una, ayun yung pagtaas ng pagkain ko ng kanin o yung rice, yung boiled rice. Yung boiled rice kasi, una sa
una sa lahat, yun yung mataas sa calories. Pag kumain ka ng marami nun, ang mangyayari niyan, yung calories natin, tataas yun. At the same time, at carbohydrates natin, tataas din yun. So, yun yung number one na kinakain ko para mag-gain ng weight. Pero yung pagkain na yun, pagkain ng kanin na yun, nasa clean bulking yun. At the same time, nasa dirty bulking din siya. Pero yung dirty bulking kasi minsan, may pinaghahalo tayo ng mga fried rice. Tapos minsan, iba't ibang klase ng mga kanin, iba't ibang klase ng luto. Pero itong white rice, yung boiled rice, ang ginagawa ko, niluto ko lang siya ng boiled rice para wala siya iba't ibang klase ng halo. Kumbaga, kanin lang siya eh. Pure carbohydrates lang siya. Okay? Tapos yung iba naman, pagkain dito, sinasabihin ko rin, yun yung pasta. Yung pasta, may iba't ibang klase naman yun. Yun yung normal pasta, yung kulay puti, at saka yung wholemeal pasta, yung kulay brown. Sorry, ganito rin pala yung sa rice. Meron dito na tawag nilang yung white rice at saka brown rice. Yung sa pasta, ganun din yung white pasta at saka yung wholemeal pasta. Tawagin nyo na rin siya ng brown pasta, pares din yun. So, yung mga pagkain na yun, mataas din yung sa carbohydrates. So, pag pinagsama-sama mo lahat yun, pag kumain ka ng marami nun, eh, yung calories mo tataas yun. Okay? So, ibig sabihin, magigain ka ng weight. So, ayun yung mga pagkain sa clean bulking, sa carbohydrates ako, nag-focus para tumaas yung calories natin. So, yun yung pinagkaiba ng clean bulking at saka dirty bulking. Sasabihin ko naman dito kung ano yung mga benefits ng clean bulking at saka dirty bulking. Benefits naman itong dirty bulking, syempre, kakain ka ng kung ano-ano, kung ano yung nasa lamesa, kakainin mo, basta marami. Ang mangyayari niyan, eh, makakain mo yung lahat ng gusto mo. Di ba? Kumbaga, unlimited ka, sky's the limit. Di ba? Kakainin mo lang kung ano gusto mo. Kakain ka ng ice cream, kakain ka ng chocolate, kakain ka ng cake, kakain ka ng spaghetti, kakain ka ng fried chicken. Lahat kakainin mo, walang limit eh. Wow. So, kumbaga, yung calories mo, up yun lahat. So, kumbaga, hindi mo naiisip na wala akong pake kung tumaba man ako. Pero yung sa clean bulking naman, kapag syempre, pag sinabi mong clean bulking, ang gagawin mo, ang naiisip mo, kakain ka ng mga tamang pagkain para mag-gain ka ng weight. Yun yung sinabi ko kanina, yung white rice. Tapos, kakain ka ng maraming mga meat. Yung meat na hindi basta-bastang pritong fried chicken, ang kailangan mong kainin, dapat yung chicken breast, halimbawa to, or yung mga iba't ibang klase ng mga inihaw na isda or inihaw na beef, kahit anong klase ng mga beef, basta wala siyang masyadong taba, okay? Kasi ayun yung magbibigay ng protein sa pagkain natin. Hindi lang basta-basta or kung ano-ano mga pagkain lang. Sa clean bulking, yun naman yung downside ng clean bulking. Kailangan, ang gagawin mo, pagkain na kinakain mo, eh, pare-parehas ng amount, okay? Pare-parehas ng amount para mag-increase ka ng calories. Ayun yung downside naman sa clean bulking compared sa dirty bulking. Naintindihan nyo na? Tapos, eto, minsan ang sinasabi ng mga ibang tao, eh, kinakain ko naman ito lahat, ginagawa ko naman ito lahat, pero hindi ako nag-gain ng weight. Eto, isang sagot dyan. Ang una sa lahat, ang kailangan mong gawin, eh, kailangan consistent ka sa diet, okay? Hindi lang consistent ka sa diet, ganun ka din dapat sa workout mo. Kailangan consistent ka sa workout mo, at the same time, consistent ka sa diet mo. Kung nagde-dirty bulking ka, kailangan yung dirty bulking mo, eh, araw-araw mo ginagawa yon. Hindi lang sa isang araw, tapos sa the next day, eh, busog na busog ka, tapos sabihin mo, ah, hindi na ako kakain kasi busog pa ako eh. Diba? Eh, ang mangyayari niyan, yung calories mo, tataas yun, tapos sa next day, bababa ka naman sa sobrang baba. Ay, ang mangyayari niyan, kung yung weight mo, tumataas, tapos kakainin mo, bababa. So, yung weight mo, tataas, bababa. Yung ratio niya, talaga siya sa gitna, ang mangyayari niyan, magiging ganun lang din yung weight mo, hindi siya tataas, hindi siya bababa. Kasi ang ginagawa mo, tumataas yung pagkain mo ng calories, tapos biglang the next day, bababa, tapos tataas na naman, tapos bababa. So, kumbaga, hindi ka consistent eh. Yung pagkain mo, hindi pare-parehas ng amount. So, kung pare-parehas ng amount, kung laging mataas yun, ang mangyayari yan, yung weight mo, mag-i-increase yun. Nagigets nyo? Kung nagigets nyo, guys, comment kayo sa baba. At saka, i-like nyo rin to. Huwag nyo kalimutan yun. Okay? So, yun yung pag-bulking natin. Kailangan, yung pag-bulking natin, kailangan yung process niya consistent. Ganun din sa workout natin. Saka, guys, tandaan nyo to. Yung tip na to, kung nag-i-increase tayo ng calories, kailangan yung performance natin sa gym o yung pagbuhat natin ng mga weight sa gym, eh mag-i-increase din dahan-dahan at saka safe. Okay? Tandaan nyo yan ha. Katulad ng mga compound exercises, kailangan yung compound exercises guys, tataas din yung pagbuhat natin kapag nag-i-increase tayo ng calories. So, ibig sabihin, nag-gain tayo ng strength, ng lakas, at the same time, nag-gain din tayo ng muscle mass. Okay? Ayun yung pag-process sa bulking. Kasi importante to guys. Kung tumataas yung calories mo, tapos yung weight mo naman, eh, the same lang. Tapos, minsan, hindi ka pa makapag-progress. Eh, ang mangyayari yan, ang mag-add sa katawan natin yan, eh, puro taba at saka yung body fat. Kung conscious kayo sa body fat nyo, ang sinasuggest ko, kailangan yung gawin, yung lean bulking. Yung lean bulking, marami akong nare-receive na mga message dito.
Pero sasabihin ko yan sa next video na. Okay, kasi itong video to hahaba to ng haba, haba lang. So, ayun yung suggestion ko. Kung tataas yung calories natin, kailangan tataas din yung lift natin. Pero yung form natin, guys, kailangan sa pag-lift o yung sa pagbuhat, tamang form. Okay, kasi kung hindi, ang mangyayari niyan, mag-lead tayo sa injuries or injury. Ayaw natin mangyari yon. So, kailangan meron tayong magandang program ng pag-bulk sa pagkain at saka meron din tayong magandang program sa pag-training natin sa gym or yung pagbuhat natin sa gym. Ayun lang yung number one advice ko dito para mag-gain tayo ng weight at the same time, eh, safe tayo habang nagbubuhat. Yan. Okay ba yun? Yeah. Saka guys, additional information dito sa pag-bulk. Yung iba, iniisip kasi kung kailangan ba nila mag-cardio or hindi na kapag nagbabulking. Okay? Sasabihin ko rin yan dito. Personal reference ko lang to, guys, para may idea kayo habang nagbabulk kayo. Kung nagbabulk kayo, kailangan, guys, sinasuggest ko na mag-cardio pa rin kayo, pero sinasuggest ko hindi na katulad ng kapag nag-lose kayo ng weight na lagi kayo nagka-cardio. Dito sa pag-bulking, kailangan yung cardio meron tayo at least once a week. Okay? Importante kasi yon. Yung cardio, maganda yun sa katawan natin at the same time, maganda rin yun sa heart natin. Una sa lahat, maganda yung cardio sa buong katawan natin or sa overall health natin, especially sa heart natin. So, kumbaga, kung kakain tayo ng mataas na calories, kung meron tayong cardio at least once a week, eh, yung heart natin, yung buong katawan natin, eh, mapapractice din at the same time na at least meron tayong cardio na makakatulong sa heart at saka sa overall health natin. So, sinasuggest ko lang, guys, na huwag nyo kalimutang mag-cardio din at least once a week. Kung gusto nyo mag-cardio twice a week, okay lang. Pero kasi ako minsan, ang ginagawa ko, nagka-cardio lang ako once a week habang nagbabulk. Minsan, hindi ako nakakapag-cardio kapag sobrang busy. Ang ginagawa ko, weight training lang talaga. Pero, mas suggestion ko, huwag nyo tatanggalin yung cardio once a week, okay din yun. So, ito po muna yung video ko ngayon, guys. Sana itong video ko nakatulong po sa inyo. Kung nakatulong po itong video ko sa inyo, sana po i-share nyo po itong video ko. Hindi lang po sa inyo, para din po sa lahat ng gustong mag-bulk, hindi lang sa dirty bulking at saka sa clean bulking. At saka guys, kung nagustuhan nyo itong video ko, huwag nyo kalimutan na i-like to. Okay? Like nyo to. Para namin naman tumaas yung likes natin. Ulitin ko lang po ulit, guys, kung bago po kayo sa YouTube channel ko, ini-invite ko po ulit kayo mag-subscribe. Nagbibigay po ako ng free tips, free information at saka free advice about sa fitness, nutrition or sa diet at saka sa healthy lifestyle. At saka nag-upload din po ako ng video once a week or every Friday. Pupunta lang po kayo sa YouTube channel natin every Friday para makita nyo po yung bago kong video. Kung mamiss nyo man yung every Friday video ko, eh, i-click nyo lang po yung notification button pagkatapos nyo mag-subscribe para ma-notify po kayo sa bago kong video at saka i-email ko rin po kayo. At saka para makita nyo rin ako every week. Diba? So I'm out for today. Thank you for watching, guys. Kita-kits ulit tayo next week para sa bago kong video. Peace!